So kasama natin ang Team Gile at si Jetty kasama din natin. Aba, meron pala siyang stabilizer sa ilalim kagad. Sen, paano ibigkasin yung brand nito? Husqvarna. Husqvarna, okay. Sina Jetty pala, oh. Hi guys! Nagawaswas ka na naman. Nakapag-lunch na ako dun eh. Let's go to Burgas! Mas pagkano pa masaya eh? Magagalit yan, oh! Hello guys! Ngayon na po yung araw na bibiyahe tayo ng Ilocos Sur, Bigan, dahil atin tayo ng 8th invitational ride papunta doon. Sasalita sa mag-isa! Ah, vlogger po kasi. Read po, read. So kasama natin ang Team Gile at si Jetty kasama din natin. Sige! Thanks. May sticker? Meron. Yun. Ang dala kong sticker ngayon is 200 pieces. Hindi, 250 pala. Thanks. Sumama yung guma. Thank you. So yung Z1 natin, dala natin. Yung Africa Twin ni Ma'am Jet Li. Kawasaki Z900, S1000RR, Ducati Panigale B4S, and another S1000RR. The Ninja 650, hello! GS1250 Adventure Bike, Triumph Ninja 1000, MT10 na SP. Ngayon lang ako nakakita ng MT10 na modelo eh, no? Ganyan pala yung headlight niya, no? Pinaliit nila. Aba, meron pala siyang stabilizer sa ilalim kagad. Ayos, may box pa. Kasama din pala natin si Senator JB. Sen! Paano ibigkasin yung brand nito? Husqvarna. Husqvarna, okay. Tsaka maganda rito, gawa sa Pilipinas. Kukumpara doon sa ibang brand na same category, same CC. Ang laki na mura niya, halos ka siguro 50% ang... Oh, 50%? Nice. Gusto ko yung plate number ni Sen, no? 790th Congress. Sen, nasan yung ninja mo? Iisip ko madalin eh. Kaya lang, malayo eh. Oo nga, tama, long ride. Time check, it's 8:38 AM. Ayon sa Google Map, 4 hours yung biyahe hanggang Bigan kung 4 wheels. Pero kung big bike, mga 3 hours. Ini si Jet, oh. Nice, oh. Panibago. Naka sunglass ako. Pero okay naman pala yun, oh. Pwede naman pala ganito eh. Ayun, may nakasabay pa tayo. Ang dami nila. Hindi niya alam. Buti na lang. Nasabi natin. Yun, oh. Tracer, oh. Ito mukhang Africa Twin. Kaya gustong-gusto ko pupunta sa mga invitational ride ng Ilocos kasi halos mga big bike yung pupunta, nakaka-inspire makisabay sa kanila. Ganda ng mugs nyo, gold, you know, may antenna pa, you know, ang gaganda ng motor eh, may backride pa yun, oh. Just to make sure lang na aabot tayo hanggang pinakadulo ng T-Flex, magpapagas na ako dito dahil ito na yung pinakalas na gasoline station. Simula kanina sir, marami ng big bike na nagpapagas dito. Alauna. Alauna ng madaling araw, meron na? Oh? Eh di kanina ka pang alauna dito sir? Hindi, mga kasama namin. Ah, okay. Kwento nila, no? Dami nila eh, no? Parang Iron Man eh, no? Pero dahil hindi ito endurance, hindi sila nagpapatakbo ng sobrang tulin. Kagaya niyan, sila lang yung takbo nila. Hindi nila kailangan magmadali kasi ang event ay mag-i-start pa lamang ng alas 4 ng hapon doon sa Plaza Burgos. Ang saya, ang dami nila, oh. Ang sarap mag-ride pag ganyan, di ba? Halos BMW yung motor nila, eh, no? Tignan nyo, kung hindi ako naka-sunglass, sobrang nakakasilaw yan, itong semento na to. Sobrang haba ng kalsada. Buti umaga pa, so hindi pa ganun kainit yung simoy ng hangin. Sina Jet Li pala, oh. Ay, ano? Ay, natapos din sa wakas. Ang haba ng T-Flex. Nakakaantok. Hi, guys! Ayan, magkasama kami ngayon ni... Ano? Reed first.
Ang lapit mo sa camera. Ay, thank you. Boss A, ako na mag-vlog takeover. Oo. Oh. Tapos, kamusta ang ride mo? Okay naman. Nagawaswas ka na naman? Nakapag-lunch na ako dun eh. Ba't mo kami nintay? Ano, tikman mo yung Chai Stay Stay Lechon. Oo, oh, dun sa restaurant natin, Kapsat. Happy birthday! Sino may birthday? Wow! Sabihin mo, wow, white class. Kasama natin, oh. Yung volume ng mga sasakyan sa kalsada, parang Sunday lang, ha. Pero Friday, itong ride na to. O baka talagang dahil, syempre, probinsya, hindi ganun kadami yung dumada. Tingnan nyo, luwang, grabe naman. Yung kalsada naman dito, ay medyo may mga part lang na natapalan na ng asfalto. Medyo marami-rami din kasi yung mga truck na nakikita natin dumadaan dito, no. Welcome to Agoo. Yun ang gusto ko dito, eh. Magaganda yung mga arko nila, eh. Kapag nagta-travel tayo, gustong-gusto kong nadadaanan yung mga arko. Kasi yan yung mga landmark. Tsaka mas feel mo na nakarating ka na sa isang lugar dahil nakita mo yung title. Halimbawa ito, mukhang town na naman to. Alam na alam dahil maraming mga malls, tindahan, and syempre traffic. Ayun, may natikitan. Yung atmosphere ngayon talagang painit na ng painit. Hindi lang ako masyado pinapapawisan dahil moving naman tayo, so nahahanginan tayo pa konti-konti. Medyo mabigat lang itong likod ko dahil may backpack ako. Pangalawang beses ko palang mag-a-attend dito sa invitational ride na to. At di ko na rin maalala kung paano ko unang nalaman itong invitation na to. Kung pang 8 na ito, 5 years pa lang akong mahawak ng big bike. So yung first 3 years na yon hindi ko man nabalitaan. Siguro dahil hindi pa ako interested sa mga big bikes noon at wala naman akong mga friends or mga na-meet na nagbi-big bike na umaattend dito nga sa ride na ito, kaya hindi ko nabalitaan. Ngayon, kahit hindi ako naka-follow sa Facebook page ng Ilocos Invitational Ride na to, nalaman ko siguro dahil yung mga ibang tropa ko na-share nila, o kaya nag-like sila or nag-comment, then lumabas sa aking Facebook news feeds. Oy, bawang na! Check, it's 11:37 AM. Nakasabay tayo, Ninja 1000. Mukhang naka-drift sauce to. Kasi familiar yung tambucho niya, eh. At saka mukhang bago pa yung tambucho niya kasi makinang pa yun. Sa akin, madumi na, eh. Hindi ko alam kung saan yung mga bypass nila dito, no. So, dire-diretso na lang ako. Kahit matraffic, okay lang naman. Nakamotor lang naman tayo. Napansin ko lang yung mga tricycle dito. Yung kulay ng sidecar nila, parang mobile ng police. May red and blue pa. Tapos number. Ay, no, gandang tignan, eh, no? Color coding pa. Mas maganda yung kulay na ganyan. Kitang-kita yung sidecar, lalo na sa gabi, no? Nakalagay dito, I love San Fernando City. Ito na pala yung lugar kung saan malapit siya sa dagat, tapos maraming inuman. Ay, sa kaliwa ko yung dagat, itong ganda ng alon. Uy, ano? Ah, dito lalabas pagka nag-bypass. Nandito na tayo sa Baknotan. Hindi kasi nakalagay yung cellphone ko dito sa manubela. Kaya I have no idea kung ilang kilometers pa papuntang Calle Crisologo. Ito yung naalala ko. Sobrang liwanag ng mga simento nito. So itong kalsada, super derecho with bundok-bundok sa dulo. Tapos nyan, sigsag-sigsag na. Mas mabagal lang talaga ang biyahe kapag daytime. Unlike nung nag-boss Ironman kami. Madaling araw yun, eh. Isipin mo yung mula San Fernando hanggang Bigad, kinuha ko lang ng 3 oras nun. Dahil wala masyadong kasabay sa kalsada, mga 11 PM yun, eh. Tapos nakarating kami ng Bigad, mga launa ng madaling araw. Lawak ng bukirin, oh.
Grabe, sobrang init. Buti hindi inaatake yung mga hayop dyan, ano? May kambing, may baka, may kalabaw. Sigurado yung specialty ng mga kainan dito is kambing. Papaitan, kaldereta, ganon. Nabasa ko dun sa Arco is Bangar. Ayun, no? Ganda ng mga plaza nila, no? Eto, naalala ko tong tulay na to. Namuti lang yung kulay ng railings nila, no? Ang daming bato sa baba. Tsaka taas nito, ha. Ayan na yung Arco ng Ilocos Sur. Daming taong nakatambay, guys, oh. Siyempre, pipicture tayo dito, guys. Tagal mo! Ba't bumalik ka pa? Matagal sila, eh. Diretso na tayo sa hotel. Kanina ka pa namin naantay. Talaga? Kanina ka pa namin naantay, Boss Red, eh. Oh, thank you, ha. Oh. Umaga pa kami nandito. Umaga? Nag-send pa po ako sa page nyo. Oh, talaga? Salamat, ha. Okay. Bale, pangalawa na natin, meet boss. Ayos, ayos. May mga subscribers na naghihintay sa kanto. Mukhang kanina pa sila naghihintay. Oh, thank you. Sino pa? Thank you. Madami pa. Tuwa-tuwa sila, eh, no? Sticker boss. Ilang oras kayo naghintay? Kanina pa po, 6 di ba na nag-post yung one ride out? Oo. Sa Tagudin pa. Oo. Ah, Tagudin? Ah, ganun. Thank you. Okay, tuloy na kami, ha? Salamat! Bypass na to, ha. Hindi ko kabisado yung daan, eh. May mga kanto kasi like yan, oh. Ubus ito. Ayaw maubos. Kasama natin ngayon si Jay Marco, ka-club member natin sa Pampanga Big Bikers. Naka Ninja 636 siya ngayon at meron din siyang GS. Dito, Santa Maria. Alright, narpakan na. 1:10 PM. Eto na yung pader na sobrang haba. Mas maganda na siya ngayon, oh. Nilagyan na ng bato-bato. Ang ganda. Ngayon ko na lang siya nasilayan ng maliwanag. Dumami na naman ang grupo ng mga big bikes. Palapit na kasi ng palapit. Isang grupo sila, ang dami nila, no? Puro mga naka-adventure bike. Nakakalula yung paligid. Ang tataas ng bundok. Tapos nakaka-enjoy naman yung ride. Hindi siya nakakainip. Ang daming nakikita. Tapos banda dito ang lamig, oh. Makikipot na ang sigsag dito. Tapos dito yung tulay na naputol nung
may bagyo. Tapos dito rin kinanap yung breakfast or lunch nung last year. So yun guys, oh, nakakalungkot nga lang kasi dati na kami dumaan dun sa isang tuloy eh. Tapos ngayon wala na siya. Ayun, no, yung gitna pa talaga yung naputol eh, no? Oo, nakakalungkot. Tapos pati pala yung gilid doon, oh, nasira, oh. Nagka-landslide, oh. Wasak-wasak. Yun lang, nakakalungkot. Kaya yun, hindi na naulit yung pa-lunch nila dyan. Pero buti ito, hindi nasira itong tulay na to, no? Kasi yun ang unang-unang tulay bago ginawa ito. Ito na yung Petron, ah. Doon yung first checkpoint noon, no? Was Iron Man. Ito yung kasama natin si J. Marco. Yung nakuha naming hotel is worth 3,000. So maghahati na lang kami. Mukhang may dala din siyang dami. Tsaka buti na lang malapit yung hotel na kinuha niya. Kasi ito na yung Plaza Burgos eh. Kung saan maraming makalumang bahay. Tapos ang ganda-ganda ng itsura pagkagabi. May mga ilaw yung kalsada nila. Tapos yung kalsada nila, makaluma din yung bato-bato. Hindi siya yung kagaya nitong asfaltado. Yung hotel na kinuha ni J. Marco is the River House, 800 meters mula dito. So kakanin na tayo dito sa kanto. Ayun, ang dami ng mga riders dito. Kanya-kanyang, aba, tabing ihilog siya. Nakikita ko dito sa Google map ko. Kaya pala the River House yung pangalan, tabing ilog. Aba, may nauna na sa amin, no? Wow, mukhang maganda nga. Inaantok na ako eh. Tara. Kahit anong imagine ko sa sarili ko, malayo talaga siya. Sabi ko, malapit lang to. Malapit, malapit, kaya, kaya. Wow, ang laki. Pre, maganda. Tapos ito yung ilog, oh. Oh, pre. Oh, okay, pre, maganda. Pwede yatang mamingwit sa ilog, eh. May garden dun sa ilog ko. Ah, ito yung bedroom. Ayos, oh. Malaki, oh. Ang dami yung kasya, oh, pre. Okay to, pre. Ganda. Kaso tayo lang dalawa eh. Hindi kasi kakasya yung Team Jilly dito. Sobrang dami nila. Sina Senator pa. Sina Jet Li. Siyempre babae yun. Dapat may solo yun. Kaya chill muna tayo. So yun guys. Katatapos ko lang magpahinga. Nakaligo na ako. Tapos nakatulog na ako mga dalawang oras. Nagbibihis na yung mga kasama ko. Ngayon pupunta na kami sa Plaza Burgos. Magta-tricycle. Ayun o. Kasabay natin sila. So magta-tricycle tayo papunta doon. Ngayon, bago kami umalis, nag-order muna tayo ng magnet dito. Yan o. Oh. Sarap. Ayos o. Sige. Hindi pa nga. O, kuha kayo ng tigi isa-isa. O. O, kaway-kaway kayo sa video. Yay! Pre, hindi pala tiga dito yung mga bata eh. Paano nila nalaman na nagmimigay ako ng ay, hindi, nasanay sa mga naka-big bike eh, no? Naka-big bike. Oh, tayo, paano niya nalaman? Alam ko, pustito hihiramin mo eh. Ah, kuha ka ng isa. Sige, kaway-kaway ka naman. Sabi, oh, yun, no? Okay, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Hindi, yung U-turn pa pala. Let's go to Burgos! Mas pagkano pa masay eh? 20 sa... Sige, sumara-out na kayo. Shout-out! Hey! Shout-out sa mga kabarkada ko! Shout-out sa mga Divinyan! Nag-shout-out nga eh. Tara yung mukha niyo. Ano? Pasok lang ako ha. Pasok lang ako ha. Kinala, nakaabot ka po kayo sa... Hey, hello sir! Ayo, tara.
sa Ducati. Ay, salan. Ito yung Ducati Multistrada Pike Speed, yung hiniram natin kay Wastotin. Ito yung B4S naman. Ito yung ginamit natin. I'm not sure kung ito yun, pero demo bike kasi yun. So, ito. Ayan, happy lang na nandito ulit tayo sa Ducati. Okay! Ayos pa! Requested niya! Kuya! Kuya! Pwede pa picture? Sir, pwede po pa-picture? Nilipat kami ng pwesto. Pinatawag tayo ng anak ng mayor dito. Kasama natin si Miros Miros. Kung familiar sa inyo si Miros Miros, si Insan. So, puntahan natin ngayon yung table nila. Kasama natin sila ngayon na tatambay dito. I think everyone is starving. Sino ang gutom? May buffet po dito ngayong gabi. And it is officially open. Maraming salamat po. Yeah, isa ito sa mga magandang adventure bike kasi napakapayat niya, napakadali niyang drive kasi yung gano. Tiger Sport 660 Sports Touring, so kompleto with windshield. Ganda ng body position. 566,000. 66,000 lamang yan. 2,500cc. Tignan mo yun, oh, kabila. Ang ganda ng tunog. Pwede bang matest drive to minsan? Nice. Sir, magkano yan? 1,710,000. Okay. Sakto, may 10K ako, pre. Ah, bilhin mo na. 1.7 na lang. Hello guys, ito na yung ating pangalawang araw sa pagbiyahe natin dito sa Bigan. Ako ay nag-gear up para umuwi na. Sulit na sulit yung pag-stay namin dito sa Transient. Napakamura sa laki ng kwarto na ito. Kasya 10. Hindi nga lang siya ganun kalapit sa mismong Plaza Burgos. Pero yun ang gusto natin, yung medyo malayo doon para medyo relax tayo. Walang ingay, wala tayong masyadong naririnig na dumadang sasakyan at motor. Tapos dito sa pinag-stayan namin, hindi mo na kailangang lumayo para makapag-order ng pagkain. Dito mismo nagluluto na sila. So hanggang doon sa kanila yung lupa. Sa pagkagabi or pagka sobrang aga, pwede kayo mag-stay dyan. Pakapi-kapi. Tignan nyo, oh. May duyan pa. Tsaka marami silang room dito. Mayroon pa doon sa second floor. Ayun, nawala na yung mga kasama naming natulog dito. So nakakalungkot lang. Hindi na. Hindi ko madadala. Tsaka mabigat na yung bag ko. Kasama ulit natin si J. Marco. Yun, nakakalungkot lang kasi gabi lang. Ang daming motor dito. Ngayon, kami na lang. Yun ang nakakalungkot eh. No? Pagka sa event na ganyan. Bigla silang nawala. Yun talaga. Tapos tayo naman ang susunod na alis, di ba? Ito, Kali Crisologo. Pipicture lang. Kahit di napaanda rin yung motor. Ayun oh. Yung iba nagpipicture din oh. Thank you po. Ang napansin ko talaga dito, bukod sa disiplinado yung mga tricycle din, masisipag yung mga pulis dito. Tsaka kahit saan makikita mo sila, nagbabantay sa daan. Saludo sa kanila, oh. Sila pa talaga yung nag-aayos ng traffic. Bye! At yun na po, nagpaalam na po si J. Marco. Tayo na lang mag-isa. Nakasabay akong mga malulupet, oh. Ang gaganda ng forma nila. CX-6R and Yamaha R6. Kaya napakismooth ng tunog, no? Naka full suit sila. Sinabayan ko na para iwas traffic pa. Sila yung nagbubutas eh, tabo. Mukhang galing din sila dun sa Bigan. May dala silang bag eh. Masyado nga lang silang mabilis magpatakbo sa traffic, no? Kung ikaw lang mag-isa, hindi pwede yung ganun eh.
sanay sila mag-truck eh, no? Masyado silang hyper. O baka sa tunog lang ng motor. Sila. Ang sarap nilang sundan kasi yung mga tunog ng motor eh. Galit yan, oh! Oh. Ayoko na! Ayoko na sinasuntan! Napapasubo ako! Ingat, guys! It's 12:40 PM at tayo papasok na ng Rosario. Pero bago tayo pumasok dyan, siyempre kailangan full tank si Z1 para umabot tayo ng siguro bandang Clark. Mahaba-haba ang T-Plex, you know? Nakikita ko pa yung Suzuki GT. Wow! Team Suzuki pala sila. May Hayabusa pa dito. Hanggang dito na lang muna ang ating video. At kung nakaabot ka dito, pakicomment lang, hashtag read4speed. At para sa mga warriors natin na patuloy sumusubaybay sa ating channel at patuloy na tinatapos ang ating video, itong outrong ito ay para sa inyo.